Hi, Mercedes. Hello. Yeah. This is my first time interviewing you. Yes. It's the last time you were not in the Bellissimo Grand Press Con. So, how was it working with the stars you are with here in Biktima? Yun nga. Nung nalaman ko itong project na ito, ay nalaman ko na si Mr. Cesar Montale, si Miss Angel, laking yung mga katawang. Talagang kinabahan ako and na-pressure ako. Kasi nung time na sinood namin ito, 2 years ago, medyo nagsisimula pa lang din ako eh. So, para makatrabaho mo yung mga bigati na artist at magagaling, talagang pressure siya bilang sa baguhan na actor talaga. So, pinaghandaan ko talaga yung character. Hindi pa siya napapanood, so, pero hopefully, naging maayos naman ko ano yung... And people will ask, most of the time, they will say, you're from indie film and you went mainstream and you're gaining more recognition now that you're on TV, making more films, and mainstream films more than indie. Would you like to go back to indie again? And are there other projects that you think you still want to do? Sa ngayon kasi masaya din ako na nakakapag mainstream TV na kasi ibang ano rin siya eh, ibang techniques pagdating din sa acting, ibang style. So, open naman ako sa ganun kasi bilang actor gusto ko subukan din lahat. So, eventually gusto ko rin pag-aralan ng theater. Pero talagang first love ko is film talaga kasi doon ako unang natuto, doon ako unang na-expose kung ano ang cinema, paano paggawa ng pelikula. So, hindi ko siya maiwan ang indie kasi para sa akin din, mas totoo ang mga storya na pinapakita ng indie. So, and going back, what made you want to become an actress? How did it start when you were doing indie? Dati hindi ko talaga na-imagine na magiging artista ako. Kasi fine arts student ako sa UB Diliman. And kailangan kong tumigil. And naghanap ako ng natrabaho noon. Yung artist ako. And then nag-start ako mag-model. And then nagkaroon ako ng agent doon. Nagkataon nakakilala niya si Direk Francis Villacorta na nagpaka-audition for school play. So, yun yung unang-una ko rin talaga for school play. And then, noong time na yun, naghahanap si Miss Direk Brillante Mendoza na ipa-partner kay Coco Martin for service. Was it an easy road from indie going to mainstream and gaining your name who you are right now? Mahirap talaga. Andun yung gumapang talaga ako kung asaan ako ngayon. Pero andun yung, sa akin, mas gusto ko yung ganun eh. Kasi mas nararamdaman ko yung work ko bilang aktor. Kung ano yung mga pinaghirapan ko talaga para makuha ko kung asaan ako ngayon. Andun yung, nakuha ko yung respeto din ng tao. Kasi nung nag-umpisa din ako, parang may mga ibang tao na tingin sa akin, parang bagong gold star yan, bagong sexy starlet yan, yung mga ganun na klase titulo. Pero ang sa akin kasi, bilang aktor, syempre parang gusto ko naman makilala ako kung ano yung kaya kong gawin, hindi lang dahil sa kung ano yung kaya kong ipakita. So would you say you have an innate acting ability or you just fell in love with it through the process? Pareho siya eh, na na-discover ko sa sarili ko na kaya ko din pala kumarte, kaya ko pala gawin to. And yun nga, at the same time, na in love talaga ako sa craft. So, kaya hindi ko siya mabitawan, hindi ko siya maiwan. And what would you say to the aspiring talents these days? How would you want to advise them on becoming famous? Masasabi ko lang is, hindi madali maging artista. Akala nila kasi may mga gusto maging artista kasi gusto silang makilala, ganun, gusto sumigal, pero mahirap maging artista kasi hindi lang naman yan nabibigyan ka ng script at babasahin mo sa harapan ng camera at kailangan mong i-memorize. Hindi lang yun eh. Kailangan mong bilang aktor, tabaho mo na i-immerse yung sarili mo, kilalanin yung character na kailangan mong i-portray. Maging ikaw yung character na ipoportray mo. So, andun yung tiwala ng director sa'yo yan eh, na kailangan mong gawin yung character na binigay.
binigay sa'yo, na in-assign sa'yo. So, pag-aralan mo mo. So, hindi lang siya memorization and pag-project sa camera. Talagang kailangan mong pag-aralan, maging ikaw yung character, bilang actor. So, mahirap siya at yun nga, parang proseso siya ng pag-aaral din na pang-apat na taon ko na to, pero hanggang ngayon, ang dami ko pa rin natutunan na talaga. So, hindi ko naman dini-discourage, pero yun nga, kailangan pag-aralan na mabuti. What is the effect of victim movie to your acting experience, your journey as an actor? Na madali siya para sa akin kasi magagaling yung mga actor na kataba ko. Nag-andun yung nagbibigayan kami na may na, pagdating sa set, pagdating sa eksena, mararamdaman mo agad sila kung sino sila bilang actor. So madali siya kasi nagre-react lang ako kung ano yung naibibigay sa akin. So pag magaling na actor yung kasama mo, nag-ihilahan lang kayo pataas yan, nagtutulungan kayo. So would you say, Mercedes, are you a victim of what? Biktima ka ng that. Biktima ako ng hindi ko alam eh. Yun nga, yung sa mga napag-usapan kanina, araw-araw naman may mga nangyayari talaga situation na parang minsan maisip mo na biktima ka or lugi ka or talunan ka. Pero yun nga, kung paano ka mag-react, paano mo susolusyonan para malagpasan yung mga ganun. So doon tayo sa connotation ng biktima ay negative word more than a biktima as a neutral word. Biktima for you is a bad experience. Biktima, yeah. Sa akin kasi parang may mga nangyayari talaga na hindi magaganda, pero tinitingnan ko talaga na sa in a positive side. So, ayun. Masarap bang maging biktima? Depende kung anong klase. Biktima siguro, pero gusto mong maging biktima ng one day? Biktima na. Pero wala naman sigurong tao na gusto maging biktima talaga. Kaya, ayun. But you're very thankful also for the experience with the biktima. Na makatabaho ko sila sa si Sir Cesar Montano. So, sobrang thankful ako. Thank you, Mercedes. It was such a beautiful interview.